Maraming netizens ang nagtaka kung bakit parang iba na raw ang mukha ng nasa mugshot ng modelo na si Denise Cornejo. Marami tuloy ang nagtatanong kung siya nga ba talaga ang nasa likod ng mugshot na inilabas ng Bureau of Correction. Samantala kasabay nito, himas rihas na rin ang negosyanteng si Cedric Lee at ito na pala ang kanyang sitwasyon sa loob ng Bilibid Prison. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hindi ikinatuwa ng ilang netizens ang inilabas ng Bureau of Correction na mugshot ng businessman na si Cedric Lee. Nakangiti kasi ito at parang hindi apektado sa parusang habang buhay na pagkakakulong na ipinataw sa kanya matapos mapatunayang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa sa kanya ni Vong Navarro. Nagdududa tuloy ang ilang netizens kung may nalalaman bang paparating na good news si Cedric Lee na walang kaalam-alam ang publiko. Nakangiti kasi si Cedric Lee sa mga video na kuha ng iba't ibang TV news programs na sinadyasa sa National Bureau of Investigation o NBI office sa Quezon City matapos niyang sumuko. Pero tila ipinagkanulo si Cedric ng kanyang mataas na blood pressure na isang pahiwatig na apektadong-apektado siya sa hatol ng korte. Nakadagdag din ang matinding init ng panahon sa stress na nararamdaman ni Cedric kaya marahil hindi siya nakapunta sa Regional Trial Court ng Taguig City para mabasahan ng disposisyon at matukoy ang bilangguang pagkukulungan sa kanya. Ang NBI Medical Legal Officer na si Dr. Joseph Cruz ang humarap sa media at nagpaliwanag tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Cedric Lee. Tumaas kasi ang kanyang blood pressure sa 180 over 100 at mabilis raw ang tibok ng kanyang puso. Pero hindi na raw ito kailangang dalhin sa ospital, bagkos ay idiretso na raw ito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Samantala, inilabas na rin ng Bureau of Correction ang mugshot ni Denise Cornejo, pero may mga nagdududang baka hindi si Denise ang babae sa mugshot dahil para sa ilang netizens ay iba umano ang itsura nito. Legit bang si Denise Cornejo ito? Mukhang may saba, impostora para lusot, ang galing tumangkad ng 1 inch. Tapos yung si Cedric Lee, mukhang maho-hospital arrest pa. Iba talaga pag big time ano? Pero malaki umano ang posibilidad na magbago nga ang itsura niya dahil wala siyang makeup sa naturang mugshot. Bukod dito kahit tinakpan ng mga mata sa inilabas na mugshot, mababa naag sa mukha ang matinding pagod na nararamdaman na hindi kataka-taka dahil sa masaklap na nangyari sa kanyang buhay. Makikita sa unang mugshot ni Denise na kuha noong May 5, 2014 at sa pinakabagong mugshot niya na kuha nito lamang May 2, 2024. Kaya wala umanong dahilan para mag-alala ang ilang netizens na nagdududa. Sir Rod, ano po ang naging reaksyon? Paano po yung naging reaksyon ni Denise nung kanya pong naririnig yung hatol po? Well, a combination of sadness and shock. Sadness and shock. Shock because I didn't expect such verdict. Sadness because, you know, family, a member of your family, you know, is going to go to prison for the rest of her life. Napakalungkot, Sherry, napakalungkot. Mm-hmm. Noon po, ano po ang naging reaksyon o nasabi po sa inyo ni Denise nung narinig po niya yung hatol po sa kanya? Well, I was beside her all the time and I was amazed at her composure, no? She did not weep. She did not do any scandalous act. Wala. She was very quiet. She maintained her composure and she was telling me that she is maintaining her faith. No? She believes that God will that justice will prevail. So in short, Cheryl, I look at Denise as a very strong woman for her age. At I understand, Sir Rod, kasama rin po ang kanyang nanay kanina po. Ano po ang naging reaksyon ng kanyang ina? Well, I suppose any mother would cry, no? Would cry when she heard the verdict, no? Condemning her child. She cried, no? But of course, ang aking concern sa kanya kasi she has a heart problem, eh, no? So we're trying to make her relax, no? And process the whole thing. But you know, Cheryl, all I can say is this, no? I was really surprised kung ba't naging ganun ang verdict. But of course, the judge might have good reason. But okay. What ang kinakapitan, ang hinahawak namin ang aming pananampalataya
we're keeping our faith in God. Kasi marami din pa mga kaibigan na mga Kristiyano na nagdadasal para sa Kanya, no? So I believe that God has a plan. I know that He has a plan. And it will come out right. Yun na po, Cheryl. Yun na po. Nasaan na po ngayon si Denise, Sir Rod? Well, we departed from Bicutan. She was on her way to, I think, CIW. I think she has to undergo some medical examination. While the other person will go straight to New Bilibid Prison. So she's going to be incarcerated at CIW. Yeah, alam ko. Panghuli na lamang po, ano po ang sunod na hakbang ng inyong pamilya pagkatapos nga po ng hatol ng korte kay Denise? Well, first pray, second pray, third pray, and lastly, use other legal remedies kung pwede pa. Oh, wala naman po yung elements ng crime eh. Okay. Isa-isa yung elements ng illegal detention, hindi naman talaga pasok eh. Diba? So, wala namang, we didn't detain him for more than 3 days, a few minutes lang, with the purpose of bringing him to the police. We never inflicted any serious physical injuries. Nag-testify naman yung doktor niya. Wala ring ransom, si Bong mismo, inamin niya. Hindi naman kami nanghingi ng pera sa kanya para palayain siya. Siya nag-offer ng damages sa police station na. Of the court, she found that many of the testimonies of the accused were conflicting in fundamental parts and also not credible. The court found it odd and even incredible if it were true that Denise Cornejo is telling the truth. And her testimony was that she was raped on January 17. Bakit niya imbitahin to see him again on January 21? It did not make sense. It is true that this morning the court, there was a promulgation of judgment, and the decision of the court was to convict all the accused. Apat sila, no? Si Cedric Lee, si Denise Cornejo, si Ferdinand Guerrero, at saka si Simeon Ras. Sabi ng court, lahat ng elemento ng serious illegal detention were proven beyond reasonable doubt. So, ang mangyayari dito, dahil the court already does not entertain any doubts about the guilt of the accused, ay sila ay ipapakumit na immediately. So, yung kanilang bail, hindi na pwedeng magsilbing obstacle dun sa pagkakulong sa kanila, although they tried. And since si Cedric Lee and Ferdinand Guerrero were not in court, pinapa-aresto sila ng korte. So, in effect, ang mangyayari ngayon is eventually, all the accused will be committed as soon as Cedric Lee and Ferdinand Guerrero are found. And in the case of Denise Cornejo and si Simeon Ras, as soon as the proper papers are processed. So, ibig sabihin, kasi sa pagkakaintindi ko namin, attorney, no, base sa detaling nakuha namin, gusto umaten sa promulgation si Denise Cornejo, pati ho si Simeon Ras, ibig sabihin nun, nasa poder ho sila ng korte ngayon, paano, nasaan ho sila ngayon? That is true. And pinapakumbita sila.